Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Kay Kuliwat resonates, guys. Hindi siya magre-resonate sa lahat. Itong reading na ito, of course, hindi naman to para sa lahat talaga. Dahil pwedeng hindi ko makuha ang energy mo, pero okay lang yan. Maybe next time, makuha ko naman ito. If you want, pwede mo naman i-check yung ating ibang videos. Dahil maaaring nandiyan naman yung reading para sa'yo. So, again, this is for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. For personal reading, Jing Tarot Reader, pakisearch na lang siya sa Facebook. At least do comment down below kasi by October, mamimili siya ng maswerteng pala-comment dito sa mga videos natin. Maaring maswerte kang mapili. At mabigyan ng personal reading. Three of Pentacles, the Ace of Swords. So, ito yung dalawang energies, and yung Ace of Swords, ito yung side mo, ikaw ito. The Three of Pentacles, this is your person. Okay? So, what's with the Ace of Swords? Clarify ko lang, ha? We do have here the King of Wands. What's with the Three of Pentacles? Three of Pentacles is clarified by the Two of Pentacles. Ayan, Taurus, Virgo, Capricorn. Could be dealing with an Earth sign, pero okay lang kahit hindi. Bottom of the deck is the Queen of Pentacles. So, actually, ang main energy mo na higitan natin, na fo-focus ka sa new beginnings. Like, maybe new career, new job, new business. Especially with the King of Wands, this could be you. A businessman, a businesswoman. Okay? So, yung mga bago, okay lang naman kahit hindi career, kahit hindi negosyo. Basta something na bago. Ito yung mga nasa isip mo. You're focusing about dito and then isip ka ng isip and ng isip ng isip ng isip dito. Actually, you are a very stable person with the Queen of Pentacles. Pareho kayo ng person mo. Ang person mo more on money. Career, money, ganyan. Pareho naman kayo eh. Na ito yung pinaka-main priorities nyo for now. Pwedeng hindi regarding sa love. Alam mo, ikaw yung at yung person mo, I don't know if this is your dream man or dream woman, basta minsan mo na napanaginipan itong taong to, o pwedeng yung iba madalas, pero hindi lang isang beses, I can see 2, 3 or even more na panaginip. So yeah, this is your dream man, dream woman, yan. So ano yung nasa isipan ninyong dalawa ng person mo? Spirit guides, angel guides, mga nasa isipan ninyo. You do have here the Seven of Swords, the Judgment, and the Ten of Cups. So, ito yung mga nasa isipan ninyo sa person mo. Ano yung nasa isipan ninyo? I do feel like yung iba sa inyo walang communication. Kasi nag-a-assume yung person na ito na parang ikaw ay may other person na. Parang itong person na actually nasa isip niya, willing siyang tulungan ka. To help you with whatever problem ang kinakaharap mo, willing siyang tulungan ka. Pero ina-assume niya na meron ka ng iba. Hindi naman ako kailangan nun. Ba't ba ako kailanganin nun? Eh, meron naman na yung someone else. So, ganun. May pagtampururot yung person mo. And ikaw naman, with the Seven of Swords, parang iniiwasan mo rin naman yung person, maybe because of family. So, pwede may family na involved dito. Pwedeng sa side ng person mo. Pwedeng high chance na pwedeng may third party. The Three of Swords is here. So, pwedeng may third party situation. That is weird, no? High chance na may third party situation talaga. Pero high chance na nasa side ng person mo. Tapos nag-expect siya na ikaw, or ina-assume niya na ikaw din naman may third party ka na. I don't know, magulo sa part na yun. But anyway, pwedeng may third party talaga na involved. So, sa'yo naman is that umiiwas ka. Pwedeng dahil dun sa third party situation na yun, or maybe because of family. Yan, usaping pamilya. And then with the Judgment, oh, wait lang. May nakukuha akong energy. For some of you, pwedeng you do have some kind of lucky sign sa kamay mo. Hindi ko masabi particularly eh. Pero one of the lucky signs, marami kasing sign na
masuswerte. O sige nga, isa-isahin natin. Bigyan kita ng idea. This is regarding palmistry. Kasi ano to eh, importante dahil high chance na this is your reading. Kung ito yung mga sign, kung meron ganito, which is nakikita yan sa kamay. Okay. If you do have, alam mo yung medyo tinatamad akong i-explain sa'yo to, but importante dahil talaga nagpakita sa akin. If you do have letter, if you do have lucky signs, alin yung mga lucky signs na yun? Again, i-drawing ko muna ha. One of the sign is the letter M. If you do have M in your palm, which is yung letter M na yan, dapat binubuo siya ng lifeline. The lifeline is yung pa-semicircle dito. This is called the lifeline. And then this is the headline. Ayan. And then the, ano, the heart line nandito sa pinakataas, yung pinaka, yung line dito, this is the heart line. And then ito nasa may bandang gitnang ito, this is the career line. Ayan. So kung may pa-letter M ka na ganyan, dikit-dikit dapat. Ha, yung may letter M talagang binuo siya ng M, that is one of the lucky sign. Kasi yung may mga sign na ganito, usually sila yung nagiging successful and then possible na yumaman. Okay, so that is one of the lucky sign. Konti lang yung, actually marami, pero rare, yan, rare yung may ganito. Marami siya in a way na marami, pero yung iba kasi, ano eh, hindi talaga siya M. Titignan lang nila, sasabihin nila M talaga, pero it's not. Basta talagang dapat buo siya, tsaka maganda yung pagka-M niya, ganyan. Lalo na kung ito ay nasa left, nasa kaliwa, okay? And then, sumunod, okay, sumunod, is the straight line sa iyong sun mount. This is the sun mount, ito. Sa ilalim nitong ring finger, dapat diretso. Okay, kung medyo marami, mas marami ng konti. So, it means maybe hindi lang isa yung source of income mo na makakapagbigay ng success para sa'yo. So, marami. And, kailangan diretso. Hindi pwedeng balibaliko, hindi pwedeng zigzag, putol, or magulo. Okay, this is another sign. And if you do have, also, lalo na kung meron din dito sa Saturn Mount. Ito na yon yung letter M. Nagbuo ng letter M. At saka ito, lalo na kung dito siya sa may bandang dulo. Kasi pwede rin mag-start dito eh, sa pinakababa. Ayan, pwede maging mahaba to eh. Itong sun, ano na to? Sun line na ito. Ayan. Or career line. So, pwede siyang maging mahaba. And then, yung fate line, which is this one, pwede rin maikse, pwede rin mahaba. Pero dahil M nga yung binubuo natin dito na letter, so, starting from the middle ng palm, paakyat. Okay? So, kahit umabot siya mga bandang ganyan, okay lang. Basta it's still, there's letter M. Ayan, lalo na kung may mga ganyan kang, ayan yung lucky sign. So, if you do have that, this could be your reading. Marami pang ibang lucky sign, pero ito yung pinaka nakita ko kanina. Habang nagre-reading ako, nag-ano siya, parang nag-visualize sa akin. And then, kaya kin-explain ko sa'yo. And you are very lucky kung meron ka nito. Actually, I do have this. Meron ako nito. Okay? Ito sasabihin ng iba, edi mayaman ka na, madam. To tell you honestly, kumpara naman noon na kumikita lang kami na parang ako, kumikita lang ang, you know, my husband. I do have a husband and yung husband is like, kumikita lang siya ng 250 per day. Kumpara mo naman ngayon. Ngayon, masabi ko naman, marami naman kami negosyo ngayon. And I do have successful din naman yung pag-YouTube ko naman na ito. So, YouTube, then I do sell clothing. So, meron din akong business sa damit. So, kaya hindi ako most of the time nakakapag-upload kasi marami akong negosyo. Okay, so from 250 per day, na siya lang yung source of income namin, papunta dito. So, meron ako nito.
So, garantisado talaga to. If you do have that, high chance ang success for you. Nasa na ba ako sa reading na ito? Wala lang. High chance lang ng reading na ito ay para sa iyo. May ganun. At tapos, ang ganda pa ng future mo. Okay? So, the Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Queen of Swords. So, nakakita tayo dito ng pag-iwas din, pagputol na itong person na ito sa'yo because feeling niya, you are already dealing with someone else. So, what will happen in the future for the both of you? Page of Pentacles. Five of Pentacles and the Knight of Cups. The Chariot and the Seven of Cups. The Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. So, a high chance of travel for your person. Nakakita tayo ng travel with friends. May mga makukuha siya na something. Like maybe, I feel like awards or just kind of success na parang marirealize niya na wow, na-achieve ko itong mga bagay na I can see na itong connection na ito is wala pa in the near future kasi you will be focusing dito sa mga naghihintay sa iyo na mga bagong love. Ngayon, new love is coming in the future. Medyo magpinag-iingat ka lang dun sa mga new love na yon, no? Kasi nakakakita ako ng bagong love. Pero pwedeng mag-create ng problem sa'yo. Be careful. Bibigyan kita ng example. Hindi most of the time yung love na tinutukoy natin is person. Pwedeng anak. Ayan, pwedeng magkaroon ka ng baby anak in the future na parang hindi ka pa ready to. Hindi ka pa ready. So, pwedeng magbigay ng problema sa iyon. Again, sasabihin ng iba, may ganyan ako madam, pero magkakaproblema ko dito. Siyempre po, may pagsubok tayo sa buhay. Pero malalagpasan mo rin naman to. Pero nakakita tayo ng problema. Short kind of problem or possible problem kasi actually hindi ka naman pa ready para doon sa obligasyon. Pero pwedeng magkaroon ka agad ng obligasyon. So mag-ingat ka. If you're not yet ready na magkaroon ng anak, be careful. Yun lang yun. Okay? High chance na magkaroon ng anak. Okay? And then yung iba naman, hindi naman agad-agad anak. Maybe new love or new person. Pero pwedeng yun nga, magbigay ng problema sa'yo. So, kung alam mo yun, kung nakikitaan mo na itong person na ito na medyo may parang hindi yata to okay itong taong to, huwag mo na ituloy. Kasi hindi talaga siya okay. Yun lang yun. Okay? Huwag kang magpalinlang sa kung ano man yung nakikita mo sa una. Pakiramdaman mo mabuti. Kasi katulad nga ng isang magician, you do have the magician at the bottom of the deck, pwedeng nagugustuhan mo yung nakikita mo, pero iba pala, kung ano man yung nakatago dito, kumbaga hindi totoo nagsasabi sa'yo na totoo. And this is regarding sa mga new love na possible dumating sa buhay mo. Thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.